Magandang araw po sa inyong lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. At susunod pong babasahin po natin ay kwento po ni Christian. So sa mga nagsasawa po, pwede pong huwag nyo na pong pakinggan, okay? Dear Kuya E, good morning. Unang-una, dagang salamat sa imo at sa lahat ng iyong mga tagapakinig ng Kuya E podcast mo. Alam kong everybody are excited kung anong update. I am okay. Recently, nagkaroon kami ng mga madamdaming usapan ng aking family. Nagpaalam at humingi ako ng blessing sa aking butihing ina at ama, sa aking Ate Celia para sa aking paglalakbay patungong Canada. Nasa wastong isip daw ako at alam ko raw ang aking desisyon at anuman ang makakabuti sa akin. Basta po si Ate Celia ay kailanman hindi pabor sa bisexual relationship ko kay Boss Archie. Si nanay at tatay, naniniwala sila na ito ay para sa pakikisama lang kay Boss Archie para sa trabaho at boyfriend ko nga. Nauunawaan nila nanay ang aking pagiging bi. Sabi ni nanay at tatay, walang nabago. Ako pa rin daw si Bunso at si Christian. Yun daw ang damdamin kong maging bi ay hindi daw nila saklaw. Mahal na mahal daw nila ako. Ang isang magulang daw ay hindi mababawasan ng pagmamahal o pag-unawa sa bawat anak dahil sila, ang mga anak, ay biyaya ng may kapal. Nagpapasalamat ako Kuya E sa aking ina at ama sa kanilang malawak na kaisipan at damdamin. Kaya sa bahay daw, hindi matapos-tapos ang pagtatalo-talo ni nanay, tatay at Ate Celia. According to nanay, ano bang ginawang masama ng kapatid mo at hindi mo maunawaan? Inamin ni Ate Celia, kina nanay at tatay na ang 70,000 pesos na itinulong ni Christian ay galing sa Boss Archie na yan. Pero nakabayad na ng 35,000 si Bunso nitong katapusan ng Agosto. Sabi ni nanay, pagkatiwalaan mo si Christian, matalino at matured ang thinking at desisyon ni Bunso. Ako ang ina, galing kayong tatlo sa akin. Dama ko at alam ko kung ano ang totoo. Ganito ang isang ina. First time pong nag-react si tatay. Do you think nagipit lang si Bunso kaya niya pinatulan si Boss Archie niya? Gwapo, athletic at marunong at dekalibre si Bunso. Lahat ay may in love sa kanya. Kaya hindi ako magtataka na kahit lahat ng bakla, bay at lalaki dito sa Purok Dos ay gusto niya. Joke pa po ni tatay, saan ba magmamanay ang si Bunso? Hindi ba sa akin? Kung pogi ang ama, eh pogi rin ang anak. Heh, tumigil nga kayo, ang sambit ni nanay. Basta ako, tiwala ako kay Bunso. Alam niya ang kanyang ginagawa. Basta, sabi ni Ate Celia, sabi ko kay Marie, ang lahat-lahat na story about 70,000 pesos na galing kay Boss Archie. Kuya E, sa ganitong dalawang panig ang opinyon, wala akong ginawa kung hindi makinig lamang. Ako pa rin ang may final decision. Sa pag-uusap namin ni Marie, pagkatapos ng unang pangungumustahan, sa present condition ni Tatay Celso at kanyang trabaho, binanggit ni Marie ang tungkol sa sinabi ni Ate Celia kung saan galing ang 70,000 pesos kay Boss Archie mo pala. Oo, ang pag-amin ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin kaagad? Ito ba ang dahilan sa pakikitungo mo sa kanya, kapalit ng katawan at pagmamalasakit mo sa kanya? Kuya E, parang isang bombang sumagot ang katotohanan. Pinabayaan ko magsalita si Marie. Mayroong sumbat, mayroong mga ibang version o ano paman. Babae si Marie. Ang kanyang pagkakaunawa ay pinatulan ko si Boss Archie dahil sa pera, protection at security of my work. Nang hindi ako sumasagot o nagbibigay ng mga sagot sa kanyang mga analytical views about Boss Archie, tinanong ko si Marie kung galing man kay Boss Archie o sa aking sweldo o kahit anong pamamaraan, hindi ba nadugtungan ang buhay ng tatay mo? Hindi ba napo-ospital, naoperahan at gumaling ang tatay mo? Kung iniisip mo na galing sa masama ito dahil sa baklang Boss Archie nakabit ko, de iyon ang isipin mo. Marie, 5 months pa lang ako sa Riyadh. Wala akong ganong kalaking ipon para matulungan ka at ang tatay mo. Kahit ako,
Hiyang-hiya ang sarili ko sa pangungutang ko kay Boss Archie. Huwag kang mag-alala, nabayaran ko na ang 35,000 pesos at nakanda akong bayaran ng another 35,000 sa mga susunod na sweldo. Kuya E, sa pagtatapat ni Ate Celia, nagkaroon ng lamat ang aming pagiging boyfriend-girlfriend ni Marie. Parang sinisisi pa ni Marie na siya pa ang naging dahilan kung bakit ako may Boss Archie. Hindi na muna kami nag-uusap ni Marie recently. Ewan ko sa dami at totoong paliwanag ko. Kahit kailan ang babae ay against sa bakla at ang bakla ay galit sa babae. Tahimik lang ako sa accommodation at sa trabaho. Kahit sa aming pagsasama ni Boss Archie, napansin niya na medyo ibang-iba ang kondisyon ko. Ayaw kong mag-walk outside, kumain sa labas at parang gusto ko lang ng trabaho, bahay at matulog. Napansin din ni Boss Archie ang aking panlalamig sa kama. Boss Archie is so busy sa trabaho at sa mga dapat niyang gawin bago kami umalis papuntang Canada. Dahil po sa mataas ang katungkulan ni Boss Archie sa ospital, purely administrative work din siya. Yung intimate bonding namin sa isa't isa ay nabawasan. Kung kailan ko siya kailangan para makausap o may makinig sa aking nararamdaman, wala siyang panahon. Nagpaalam po ako kay Boss Archie na after work ay pupunta ako sa City Center for Important Remittance. Ang pagpapaalam ko, dahil super busy si Boss Archie nitong mga nakaraang araw, nagsorry po si Boss Archie na hindi niya ako masasamahan. Okay lang, sabi ko. I will ask any of my kuya nurses na samahan ako. Kuya E, never po akong umalis o pumunta sa labas ng hospital by my own. Maingat po ako without my knowledge. Ang tatlong kuya nurses ay pare-parehong late shifts pala. Iwas sa aming oras ng trabaho at pakikipagkaibigan. Wrong timing naman. Wala akong makakasama. Kuya E, that afternoon, paglabas ko ng work, naka-receive ako ng text messages kay Ali na nailibing na raw si Mr. K. Pupuntahan daw niya ako para may maibigay. Tinanong po ni Ali kung nasaan ako. Sabi ko pupunta ako sa City Center mamaya after 4:30 PM para pumunta sa bank para sa foreign exchange unit. Sabi po ni Ali, sige, susunduin kita sa hospital ng 5 PM. Okay ba sa'yo na magkasama tayo? Sagot ko, wag na, mapapalayo ka pa. Sa City Center na tayo magkita kung okay sa'yo. Kuya E, sumakay ako ng 4:45 PM bus from hospital going to City Center. Normally, may iba ring Pinoy sa bus at ibang lahi. Tahimik lang ako sa loob ng bus kahit mga 30 to 40 minutes ang biyahe nito. Nakilala ko yung isang kasabay ko sa bus, the guy who was watching us ni Kuya James last time na may bardagulang basketball kami. Christian, right? Ako si Jimmy yung nanood ng bardagulang basketball nyo noong isang araw. Oh yes, I remember now. Kumusta, kabayan? Hindi ka pa nagtatry out sa basketball. Pasensya na, sobrang busy lang sa work at sa ibang bagay. Saan ang punta mo? Sa City Center din. Pinakilala ni Jimmy ang isang Pinoy na kasama namin sa bus. Medyo may kaunting kwentuhan at biruan hanggang dumating na kami nila Jimmy sa City Center. Dahil ang meeting place namin ni Ali ay sa isang NCB branch, nandoon na po si Ali. Kuya E, maayos, gwapo at talaga namang daig pa si Captain America ang itsura ni Ali. Naka-football jersey siya at jogging pants at running shoes with basketball cap. Nagkamay kami sa aming pagkikita at naikiramay muli ako sa pagpanaw ng iyong Uncle Kay. Nagpasalamat si Ali. Kumuha na ako ng number to serve para sa aking pakay sa bank. Pagkatapos na aking transaction sa bank, nagyaya si Ali na kung pwede kaming kumain ng aking favorite na roasted chicken with Arabic bread at garlic sauce. Yes, sabi ko, na-miss ko din yun. Gutom ka na ba? Mayroon ka bang bibilhin? Nope, sa bank lang ang appointment ko. Gusto mo bang makita sila Mrs. Khan at buong family ko para magpasalamat din sila sa'yo? Huwag na, sabi ko. Pumunta na lang tayo sa park dahil alanganin kung pupunta tayo sa restaurant dahil malapit na ang huling dasal o sala ng paglubog ng araw.
Sa isang park na malapit sa city center kami nagpalipas ng oras ni Ali. Sa aming pag-uusap, tinanong ako ni Ali kung okay ba ako. Oo naman. Ikaw, medyo okay ka na rin? Natutuwa ako sa mga nangyayari. Kahit medyo malungkot, masaya ako dahil magkasama tayo ng sandaling yun. Kahit ex na, pero magkasama pa rin. Ganda ng paglubog ng araw, sabi ni Ali. Mapayapang nagpaalam para bigyan ng daan ng papalapit na gabi. Binalikan ni Ali ang mga nakaraan namin. Masarap, may kirot at may mga pangamba sa aking dibdib. Pero hindi ko kaya itong hindi maisip o pakinggang muli ang masasayang kwento ni Ali tungkol sa aming dalawa. Tinanong ako ni Ali, anong pinakamasayang araw mo sa piling ko? Sabi ko lahat ng bawat sandali. Ang hindi ko malilimutan ay yung una nating pagkikita. Well, sabi ko, kalimutan mo na yun. Wala na tayong dalawa. Magkaibigan na lang tayo. Hanggang may malakas na pag-anyaya sa huling dasal ng mga Muslim. Sabi ko kay Ali, go ahead. Please pray and see you later. Dito lang ako sa bench kung saan kami nakaupo. Maghihintay. After 15 minutes, sabi ni Ali, okay, let's go sa Chicken Roasted Restaurant para doon kami maghapunan. Mixed nationalities ang staff ng restaurant. Kumain kami ni Ali ng may mga kwentuhan at mga pagbalik sa nakaraan. Kuya E ang lahat ng bawat araw na parang tape recorder. Itong si Ali sa pananariwa sa aming nakaraan. Ang kanyang mapupungay at mga ngiting sabik na sabik balikan ng kahapon. Halos nalulunod ako sa mga magagandang kwento na sinasariwa ni Ali sa piling namin na piling namin ng isa't isa. Damang-dama ko ang ligaya sa puso ni Ali. Bawat bigkas ng pagmamahalan pala namin sa isa't isa ay parang paborito niyang kanta na kahit paulit-ulit, hindi ka nasasawang pakinggan. Pinagdidiinan ni Ali ang mga masasaya at hindi malilimutang paghahalikan, paglantak ng mga malatroso, 8 inches na troso na sa tiga sobrang bilis sumabog, pagniniig ng baliktaran, pagpasok sa lagusan at aking pagbawi sa kanyang lagusan. Sa puro saya at makahulugang pag-uulayaw sa bawat isa, sinabi din ni Ali, ako ang kauna-unahang bisexual relationship niya. Ganon din ang pag-amin ko kay Ali. Naintindihan ko ang pagiging bi ko nang maging kami ni Ali. Hindi daw niya itinatago sa kanyang sarili dahil sa kautosang Muslim at sa arranged marriage sa Pakistan, inaamin po ni Ali, hindi siya makakasigurong magiging masaya siya. Tugon ko naman, Ali, you must follow your parents and have a family. Ganon din ako kay Marie. Hindi ba't ang sabi mo nung tayo pa, sa Saudi lang ang relationship natin. So, hindi ba ito yung ginawa natin? Nag-usap at naghiwalay tayo ng maayos. Doon na tayo sa tama. Good friends at dating ex na tayo. Nagbiro po si Ali. Pwede ba tayong best friends with benefits? Sabi ko kay Ali, maraming ibig sabihin ang best friends with benefits. Let's go. Hihatid mo na ako sa bus. Sa bus station. Ali said, nope. At this hour, do you think I will allow you to travel by bus on your own? Not in my wildest dream. I'm still caring for you, Christian. Itinuro ang dibdib. Nagsabi, narito ka lagi sa puso ko at hindi kailanman mapapalitan ito. Itaga mo man sa bato, mamahalin kita, Christian. Kuya E, masarap pakinggan, pero final ang desisyon ko na kami ay magkaibigan na lang nang hindi ko namalayan. Ako pala ay nanakawan na ng halik ni Ali. Napatapik ako sa kanya. Ikaw ha? Lumabas na ako ng kotse at nagpaalam. Ang bastos na si Ali, hindi nga lumabas ng kotse pero ipinakita naman ang kanyang naguhumindig na troso. Gising na si Suma. Kumaripas na lang po ako ng lakad papasok sa aming accommodation at naglock ng pinto. Baka may magawa pa si Suma sa sandaling yun. Okay? Putol ba yung email? Wait lang. Putol ba yun? Wait lang kasi kinakopy ko kasi dun sa email niya.
Wait lang, kung tama ba sa Shelly? At naglakamag to baka. Ayun. Okay, putol. Hanggang doon lang talaga yung letter niya. Yun. At ito. Okay, muli po. Maraming salamat po. Ayan, bukas na yung alis nila papuntang Canada. Sabi ko sa kanya, ang huli kong message sa kanya, ingat and enjoy your vacation. Muli po, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa hanggang sa susunod na kwento ni Christian. Maraming salamat po sa inyong lahat.